Ano nga ba ang gamit at paano ginagamit ang breadboard? Bago yan, ibigay muna natin ang definition. Breadboard is a solderless device for temporary prototype with electronics and test circuits designs. Ibig sabihin, ginagamit natin ang breadboard kapag kailangan muna nating itest at subukan ang ating electronic circuit bago natin ito ilipat sa printed circuit board. Yung normal size ng breadboard na makikita natin sa store ay katulad nito. Ngunit hindi naman limited ang sizes ng breadboard sa ganitong size. Meron ding kalahati lang ng normal size at meron ding mga mini breadboard for small circuit. Yung normal price ng breadboard kung makikita natin sa online store, meron nasa 60, meron ding mga nasa 80. So mga 60 to 80 yung range ng normal size ng breadboard. Bago natin subukan kung paano nga ba ginagamit ang breadboard, alamin muna natin kung paano nga ba ang connection ng mga holes na ito. Mag-umpisa tayo dito sa taas. Kadalasan may makikita tayong negative at positive markings sa mga mabibili nating breadboard. Ngunit hindi nangangahulugan na ito ay may polarity. Ito ay pwede lang natin gawing guide kung dito natin ilalagay ang ating positive connection ng ating supply voltage at sa kabila naman ang negative connection yung tinatawag nating ground. Itong unang group of holes o horizontal holes o pahalang na holes ay connected. May mga breadboard na by default mula dito sa ating left side connected hanggang right side. Ngunit may mga breadboard din na kapag binili natin ay hindi connected. So, paano natin malalaman kung connected o hindi ito connected? Pwede tayong mag-insert ng wire o terminal both side dito sa left at dito sa right. Tapos gumamit tayo ng ating digital multimeter. Ilagay natin ito sa connection test or connectivity test, tapos tingnan natin connected sila o hindi. Kung hindi sila connected, pero kailangan natin na mapagdugtong yung dalawa, pwede tayong gumamit ng ating jump wire. So, lalagay tayo dito ng jump wire, papakita natin yan mamaya. Ito namang ating lower part na horizontal lines connected din the way kung paano connected yung nasa taas. Merong mga breadboard na yung left side ay hindi connected dito sa right side. Meron din nga na connected din sila. So, para mapag-connect natin, ang gagawin natin, naglalagay lang naman tayo ng jump wire. Tapos, ito naman nasa lower part or middle part ng ating breadboard. The way kung paano sila connected ay ganito. Yung ating unang column, connected yan. Pero, ito ay hindi connected dito sa nasa babang column. Ibaguhin natin ang kulay para ma-differentiate natin sila. So, ibig sabihin, itong unang set ng column, connected yung mga holes na yan. Itong pangalawang set ng column sa baba, connected din yung mga holes na yon. Ngunit, hindi connected yung upper at lower part. The same naman yung sa susunod na column. Itong pangalawang column, connected yung mga holes na yan. At itong nasa lower part, connected din. Pero, hindi connected yung unang column sa pangalawang column. And, hindi rin connected yung upper part sa lower part. Ngayon, magtataka kayo bakit kaya hindi pa nila pinagdugtong yung dalawa. Kadalasan yung mga standard size ng ating component in IC o integrated circuit, dito natin nilalagay. Makikita naman natin mamaya sa example natin, pero just to show or give you an overview, ganito yung mga itsura ng IC natin. Tapos dyan natin nilalagay. Parang sakto yung kanilang size o sinadya na equal dito sa gap ng ating upper at lower part. Kung may tatanong nyo, paano yung connection dito sa baba na meron ding negative at positive marking, the same lang nung ating nasa taas. Subukan na natin gumawa ng basic circuit sa ating breadboard. Ang una nating example ay series RLC circuit. Kung makikita natin, wala naman naka-assign o define na value, kaya pwede tayong maglagay ng kahit anong value sa ating demo. Yung ating RLC component ay connected sa ating DC source. Pwede nating i-represent ang ating DC source ng supply voltage o battery. Search tayo ng battery. Pwede natin piliin yung 9 volts dahil wala naman naka-define na value. Baguhin lang natin yung orientation. Lagyan natin sa gilid. Ngayon tingnan natin yung positive part ng ating battery. Doon natin i-connect sa ating breadboard kung saan mayroong mark na positive para lang masundan natin yung guide na binibigay niya. Tapos yung ating negative naman doon sa may mark na negative.
palitan natin yung kulay ng ating wire, red for positive and black for negative. Kung babalikan natin yung ating example circuit, yung unang component na connected sa ating supply voltage o battery ay si resistor na wala rin namang naka-define na value. Mag-search tayo ng resistor. Piliin natin yung ating resistor at tanggapin na natin yung 1 kilo ohm na value. Pwede nating idirekta si resistor na connected dun sa ating horizontal holes kung saan connected yung ating positive. Pero pwede rin naman tayo maglagay ng jump wire papunta galing dito sa ating positive horizontal holes papunta sa isang column ng ating breadboard. Palitan natin ang kulay red dahil galing siya sa positive. Tapos tsaka natin ilalagay yung ating resistor. Ngayon kung nag-uumpisa pa lang tayo mag-breadboard, mas maganda na kung paano yung itsura ng ating circuit sa ating schematic diagram, medyo ihawig mo muna yung positioning dun sa ating breadboard. Kaya babaguhin natin yung orientation ng ating resistor, gawin natin horizontal. Tapos, isipin natin, imagine natin na meron pang terminal ito o paa. Tutusok natin ito dito. Tapos, itutusok natin ito sa kahit anong column din. Palitan natin yung kulay para magbukang pa talaga ng resistor, pati yung kabila. Balikan natin yung ating example. Yung susunod na component na connected kay resistor ay inductor. Ngayon, maglagay tayo ng inductor. Search natin. Inductor. Tanggapin na natin yung kanyang 10 microhenry dahil wala naman naka-define na value. Tapos, since naka-seriously connected siya kay resistor, yung kanyang isang terminal, itutusok natin dito sa column kung nasaan yung terminal ng ating resistor para they are connected na. Tapos yung kabila naman ay sa kahit anong column din. So, ilagay natin dito. Palitan natin yung kulay para magmukhang paa ng ating inductor. Kunwari, hindi pa natin pinuputol yung kanilang mga paa. Orange. Ayan. Tapos, ano yung susunod na component after inductor? Naka-series yung ating capacitor. Hindi na naka-define yung value, hindi pa rin naka-define o naka-indicate kung siya ay polarized o non-polarized. So, search tayo ng capacitor. Capacitor. So, kung polarized capacitor, ito yung pipiliin natin, yung electrolytic capacitor. Kung non-polarized naman, pipiliin natin itong capacitor na ito, pwedeng mica or ceramic. Piliin natin yung non-polarized capacitor. Seriously connected sa inductor, kaya yung isang terminal, kailangan i-connect sa isang terminal na inductor. Pwede natin ilagay sa holes dun kung nasaan yung terminal ng ating inductor. So, dito na lang sa bandang baba para makita natin. Tapos, yung kabilang terminal naman sa kahit anong column din. Or pwede natin idirekta na dito sa negative. Pero para makita natin mamaya yung pabalik ng negative, dito na lang muna sa column na ito. Tapos, palitan natin yung paa ng gray para magmukhang paa pa rin ng ating capacitor. Ngayon, kung titingnan natin yung ating circuit, from capacitor, pabalik na sa ating battery o DC supply, which is yung sa negative. Kaya from negative, pwede tayo maglagay ng jump wire, papunta dun sa column kung nasaan yung isang terminal ng ating capacitor. Palitan natin ng color black dahil galing sa negative. So, tapos na natin yung ating circuit equivalent ng ating schematic diagram, papunta dun sa ating breadboard. Pero, kapag tayo ay nagbe-breadboard, ang pangit naman kung ang hahaba o ang tatangkad ng pa ng ating component. Pwede pa nating mapaliit o mapaliit yung space na nako-consume sa ating breadboard ng ating circuit kung puputulan natin yung mga paa nila. So, try natin putulan ng paa yung ating resistor, inductor, tsaka capacitor. Pag naputol natin yung paa, medyo didikit na sila dun sa ating breadboard. So, tusok ulit natin yung maigsing paa niya dito. Tusok natin naman dito sa kabila. Si inductor, ganun din. Tusok natin kung nasaan yung ating resistor. Ilagay din natin kung saan naman yung susunod na column. The same with capacitor. Dahil maigsing na rin yung paa niya, putulan natin at ilagay natin dito sa connected kay inductor. At yung kabila naman ay dito sa kabila. Tapos, lipat lang natin yung jump wire natin dahil medyo lumit na yung ating circuit. Ilagay na natin dito sa malapit. Ngayon, ito yung palitan natin ng black.
Tapos, ibalik natin sa kulay gray yung paa ng ating resistor para kunwari ay paparin niya ng resistor. At ito, gawin pa rin natin orange para kunwari ay ito'y paparin ng ating inductor. Ito naman ay gawin natin gray, pati yung kabila. At meron na tayong circuit equivalent ng ating schematic diagram na series RLC circuit papunta sa ating breadboard. Marami pang ibang way kung paano mo ilalagay o ipi-place o ipo-position yung ating mga component, lalo na kapag malaki yung circuit natin. Pero kung ikaw ay nag-uumpisa pa lamang, gagaya nga ng sabi natin kanina, para mas madali mong maintindihan o ma-debug or ma-analyze yung circuit mo, kung may problema ba or tama, ay gayahin mo muna yung position ng iyong schematic at dun mo ilagay sa iyong breadboard para nabivisualize mo kung paano sila connected. So, i-check natin ha. From the positive supply ng ating voltage, pababa ng ating resistor, seriously connected sa ating inductor, seriously connected sa ating capacitor, pabalik sa negative ng ating supply voltage. Kung babalikan natin yung ating circuit, positive, papunta sa ating resistor, seriously connected sa ating inductor at capacitor, pabalik sa negative ng ating battery o supply voltage. So, tama yung ating nagawang circuit.